nilupas sa ating lahat. So, handa nga bang magsakripisyo para kay Beyonce? So, sa ano nga bang dahilan? Ano? So, sa intro pa lamang po ay sinabi nga po ni Edo na ay isang taon na lamang daw po ang kanyang hihintayin, no, na mag 18 years old itong si Beyonce. Naku, Edo, tutuhanin mo yan, ha? Naku, papagalitan ka ng mga supporters kapag di mo ginawa yan, no, kasi palagi mong sinasabi yan, eh. Ay, naku, kasi yung iba ay sabi lang, naku, normal lang yan, mag-sweet-sweetan kasi content lang daw. My God, para sa inyo, content lang. Pero kay Edo, ay naku, pustahan tayo. No? Pustahan po tayo na magiging sila. Ano kasi, magkamukha po sila. Tignan mo naman, kung napapansin nyo, si Edo ay napaka-blooming. Ano? Diba? Napaka effort din po niya, ano, kay Beyonce, and especially ano sa magulang ni Beyonce. Kaya patuloy po natin suportahan sila Kalinga Prab, Kuya Paul at ang buong team. Huwag po natin iskip ang kanilang ads para sa ganun nga po ay syempre marami pa pong kababayan po natin ang kanilang malingap at kanilang matulungan. So marami nga po ang natutuwa, ano, dahil nga magsi-17 birthday na po itong si Beyonce. At kung gustuhin ni Edo na ligawan itong si Beyonce, kung tutuusin, pwedeng-pwede naman po, ano. At saka, handa nga bang magsakripisyo si Edo, ano? Dahil nga po, yung usapang relihiyon po, ano, INC daw ho itong si Eds at saka si Beyonce ay Roman Catholic. I don't know ano kung ano po yung relihiyon ni Beyonce. Para sa akin, ano, kung mahal po nila ang isa't isa, kailangan po may magsakripisyo. At alam naman po yan ng mga INC, ano, na yung iba nga po ay na-adapt po nila yung ibang relihiyon. Like me, Roman Catholic, is na-adapt ko yung relihiyon ng mister ko na Wesleyan. Ano, so wala naman po masama iyan, di ba? As long as nagkakaintindihan, nagkakaunawaan po silang dalawa, di ba? Yun lang po. At may respeto. Ano, may respeto po sila sa kanilang mga relihiyon, di ba?